Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Lulu, ang inyong lolang baker. So for today's video, ang gagawin natin ay ipakikita ko sa inyo kung paano maglagay ng edible print sa cake. Yes, it's an edible paper na pwede nating kainin. Yan, napakasosyal ang ating cake for today. Louis Vuitton. Okay, so ayan po ang paper na na-order ko. Mga kakeki, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe, ring the bell all para lagi kayong updated sa ating mga videos. Don't forget to like, share, and comment. So ang cake natin for today is moist chocolate cake. Ang size niya is 6x8. Yes, mataas po ang ating cake. Ito covered na po siya ng ganache. Ang ginamit ko ditong ganache ay water ganache. At ito po ay ang chocolate na ginamit ko is yung dark chocolate na Sivona. So na-plain na po natin or na ayos na natin. So ipinapakita ko lang gaano kataas ang ating cake. Yes, it's almost 9 inches. 8 point something. Sorry, hindi makita dyan. Hindi nag-focus ang camera. So mataas talaga. Pero ang circumference niya ay size 6. So ginawa ko siya, then pinaset ko muna siya. Hinayaan ko lang siyang mag-set overnight. Hindi ko muna nilagay yung ating print paper. Kasi gusto ko wag, natakot ako baka mamaya mag-ibang texture. So ngayon, kinabukasan, ito na yung ating cake. Kinapa ko siya, very dry na siya at talagang mahawakan na siya. So ito yung ating edible print na ang design ay Louis Vuitton. Na-order ko ito sa edible print by Baker's Work. Lagi ko ito isusulat ko sa inyo at ilalagay ko dyan sa description box ang kanyang link. So ganyan, yan ang taas niya. Ang kabutihan dito sa inoorderan ko, no need ako na mag-edit kung gaano kataas. Basta sasabihin ko lang ang size ng cake at bahala na sila kung gaano ang laki ng paper na gagamitin nila. So ayan nga, tamang-tama, size 8. So sinukat ko size 8, sakto. Pero parang may itong kulay na puti ay tatanggalin ko lang. So ayan, tatanggalin ko yan yung sa isang side lang. So, ginupit ko lang gamit ang gunting para walang makikita doon sa ilalim. So, ginupit ko ang pinakailalim niya on both paper. Kasi 2 pages itong ginawa eh, hindi kakasya pag isa lang. So, ito na nga, bago ko lagyan yung edible print, photo print, kailangan i-brush muna natin siya ng water. Yes, water lang po ang ginamit ko dito. Hindi na ako gumamit ng iba. Naalala nyo ay dry na ang ating cake. So, kailangan na natin siyang i-brush ng water para may kakapitan yung paper. Pero kung fresh pa ang pagkaganas nyo at gusto nyo siyang ilagay agad, no need na po na maglagay kayo ng water kasi medyo basa pa yan. Didikit ang paper dyan. So, sa akin kasi, tuyo na siya. As in, totally dry na siya. At isa palang tip, pag ganito ang gagawin nyo, diba, simple lang siya, ididikit nyo lang paper. But be sure na ang pagkaganas nyo ay pantay-pantay. Wala siyang lubak. Para kasi parang mas plain din na tignan kung nakalagay na yung paper. So, ayan po. So, na-brush na nating lahat. At ito na nga ang aking edible paper. So, sinusukat ko lang siya. Yung ginupit ko yung sa ibaba, tapos yung sa itaas ay may sobra. Hindi ko na siya ginupit kasi nga kukulangin na sobra talaga ang taas ng ating cake. Kaya yung 8 inches na size nitong or ng height nitong paper ay kinulang pa rin. And then makita nyo, medyo mali ang pagkaano ko dyan. Hindi pantay yung pagkalagay ko. So, pwede pa naman natin siyang tanggalin at ayusin. So, kailangan i-ano nyo lang ng konti. So, ayan, medyo hindi ano siya, pantay. So, kailangan kong ulitin siya. So, madali lang siya. Kasi water lang naman yun, hindi siya sasabay sa paper. So,
So ayan, be careful kasi pag nalagyan niyo yan ng tubig, mapapangit na masisira ang ating edible paper. So itong edible paper ay made of wafer. So manipis lang na wafer, I think 250 ang isang page. So 250, dalawang pages yan, so 500. Ayan. So inilagay ko na rin yung isa. So pwede kayong gumamit ng fondant smoother natin para mas smooth natin. At doon sa yung dugtungan niya, pwede nyo ring basain ng konting water para dumikit. So basically, ang ating pandikit ay water yan. So ayan po. So dito rin sa side nito. So makikita yung pagkagupit ko, hindi siya talagang malinis. So be careful sa paggupit nyo para hindi mahahalata yung pinagdugtungan nila. So ayan. So dinidikit ko lang yung dalawa. So yung sa taas, hindi ko na yung ginupit kasi nga sakto lang, may ilalagay naman tayong design. Yan ang sinasabi ko, medyo hindi maayos ang pagkagupit. At saka ito, ididikit natin ng maayos. So yan, nilagyan ko ng konting water pa din kasi parang hindi siya dumidikit. So ito na. The same on the same other side. So i-smooth lang natin ng cake smoother or ng inyong kamay. So ayan na, okay na, nailagay na natin, nailapat na, kailangan lapat na lapat ang ating edible paper. Manipis lang itong wafer paper na to. So itong puti, huwag kayong mamroblema dyan kasi lalagyan na lang natin ng design. Kasi hindi ko na siya pinutol at sayang naman. So ayan, naglagay ulit ako ng water para may pagdidikitan yung next design na gagawin natin. So ganyan po at kailangan pantay, kailangan straight na straight para at malinis ang pagkaganas nyo kasi wala siyang ibang design. So talagang nakasalalay sa way ng pagkaganas nyo ang ikagaganda ng ganitong cake. So medyo ayun nga talagang ang pagganas niyan. So ayan, nilagyan ko siya ng ating gold leaf which is non-toxic. It is not non-edible, pero non-toxic siya. So, ibig sabihin, if makain mo man ito, it will not harm you kasi nga papa, sasabay lang yan sa kinain natin. So, it's a non-toxic gold leaf. So, nakakabili tayo yan sa mga baking store. So, ayan, tinatakpan ko actually ang white part na yan ng ating edible paper. So, ayan, para magkaroon siya ng design. At itong nilalagay ko na nga yung topper na customized topper na 45 kasabay kong na-order yan. So bali lahat ang na-order ko is 700 including the shipment. So ayan, makikita nyo natuluan siya ng tubig. So nagkaroon siya na parang nabubura. So ingat-ingat kayo na huwag matutuluan ng tubig ang ating edible paper kasi sensitive siya masyado. So ito na yung nilagyan ko na rin siya na artificial flower. Yes, it's artificial flower. Tinusok ko lang ng toothpick para may pagkakapitan. Hindi ko alam kung anong made ito kasi parang tingin ko napakanipis na styro. Ito naman na balls ay non-edible din. Mga bola-bola lang yan na parang Christmas balls. So, ayan ang ating design. Very simple. So, very simple at napakadali. Pero, ang labanan dyan ay ang pagganas niya. So, tingnan nyo, straight na straight ang ating cake. Hindi, almost double barrel na siya kasi sa 8 inches na ang height niya. So, ayan guys. So, pinapakita, hanapin niya siyempre yung pinakamagandang side na hindi makikita yung pinagdugtungan. So, nilagyan ko siya ng cake pops as additional cake topper. So, ayan guys, ito na yung final product. So, makikita niyo, napaka-elegante ng ating cake pero very easy siya. But it cost na sa medyo pricey nga siya because of this edible print at saka namang bonggang-bongga pag ganito, diba? So, level up natin ang ating mga cake na walang kahirap-hirap. So, very excited ako dito sa cake na to kasi nga nakakatuwa at may nagpagawa ng ganitong
Louis Vuitton inspired cake. So ang dali. Dati manumano ang hirap nun. So ayan po guys.